Part 7. Nakakatawa. Ang sabi ko, hindi ko isusuko ang relasyon namin ni Tina, pero ngayon, ako rin pala ang unang bumitaw, siguro, umabot na rin ako sa hangganan. Nasaid na niya lahat ang pasensya ko. I was almost there at the end of the tunnel, expecting that she'll be with me. But it went out that I got tired of the chase, because of the pain, so, I decided to stop running to the end and turn back to the place where I started. Ganun naman talaga, hindi lahat ng giyera ay kaya mong ailaban. Aabot ka rin sa puntong kung wala na talaga, matuto ka na lang tumanggap na matatalo ka. Kahit na alam mong malaki ang pag-asa mo, na kaya mo pa, haantong din sa puntong kailangan mo ring magtira para sa sarili mo. Hindi rin lahat ay kaya mong iwasan ang mga armas na binabato sa iyo ng kalaban. May mga panahon na kaya mo pang salagin ang lahat, makakaya mong isalag ang sangkalan mo para hindi ka matatamaan yun. Ngunit darating din ang oras na mauubos din ang lahat ng mga hinanda mo sa giyera at matatamaan ka rin. Sasaluhin mo ang lahat ng hapdi at masusugatan ng sobra. And if you're wounded, it's now the time that you should need to raise the white flag and accept that you're defeated. And my battle has finally come to its end. Sinagad na ako ni Tina. Nang napuno na ako sa paulit-ulit niyang sabi na wala ng pag-asa na maaayos ang pagsasama namin. Ang gusto ko lang naman na mangyari noong araw na iyon ay may celebrate namin ni Tina nang magkasama ang birthday niya. Yun lang. But even in her most special day, she still wants his man. Madalas kong itanong kung ano pa bang kulang sa lahat ng ginagawa ko para pumasa kay Tina, kaya lang, wala akong maisip sa mga ginawa ko na maaari niyang kaayawan. She wants me to bend down on my knees and beg for her love. Ginawa ko na iyon, pero wala pa rin. Ayoko nang isa-isahin pa ang mga bagay na iyon dahil wala na ring kwenta. Ngayon ay napagdesisyonan ko na. I have to stop myself to stop thinking about her. Nagsimula yun kinabukasan pagkatapos naming mag-away. Gumising ako isang oras na nagigising si Tina. Alas 8 pa kasi ang pasok noon, karaniwang oras ng pagpasok sa opisina. Ako naman ay ganoon din, kaya lang, dahil sa nangyari, kailangan ko nang lumayo sa asawa ko. Kailangan ko nang panindigan kung ano ang pinagsasabi ko ng gabi na iyon. Bumaba na ako galing kwarto. At nang igala ko ang paningin ko, bakas pa rin ang nangyari kagabi. Ngumisi ako ng mapait. I shouldn't look at it. Hindi ito nakakatulong. Kaya dumiretso na ako ng lakad papuntang pintuan. Pero hindi pa ako lumilingon ay lumipad naman ang tingin ko sa kusina. Tina will be hungry once that she's awake. I must prepare her food. Stop it, Dan, ang bilis mo namang lumambat. Itigil mo na nga ang pag-aalala mo sa asawa mo. Nagpakawala na lang ako ng isang mabigat na hininga. This is a hard move, but I should keep going, iyon ang naging simula ng pagiging workaholic ko. Panay ang overtime ko para lang makaiwas kay Tina. Marami akong appointments na dinaluhan. Masyado kong tinuon ang sarili ko sa mas lumalaking production at sales ng kumpanya. Kapag natagalan ako sa trabaho, umuwi na lang ako sa kondo ko di kalayuan sa company. Kaya, ang naging ikot ng buhay ko ay trabaho at bahay, liyon lang. Dude, have a break of yourself. Mukha ka ng haggard sa histura mong yan. Iyon ang nagpaangat ng tingin ko, mula sa pagbababad ng mga mata ko sa pagbabasa ng ilang documents tungkol sa audit ng isa naming kliyente. Si Will ang nagsalita, supervisor ng Ms. Nang binalik ko na ang tingin ko sa papel na hawak ko, umupo na siya sa couch. I don't need that. Marami pang kailangang ayusin. Malapit na yung audit ng major client natin kaya kailangan kong matapos ang lahat ng reports at malagyan na ng corrective actions yung audit bago sila dumating ulit. Teka, umangat ang kilay kung tiningnan si Will na naka-de-quattro pa. Tapos mo na ba ang reports mo? Tumango ito agad. Yip. Alam kong kukulitin mo ko sa pagtapos sun kahit sa bahay. Napakamot ito sa ulo. Natawa tuloy ako sa inasal niya. But, dude, you don't need to burn out yourself and work too hard just to forget your wife. Look at yourself. Ang laki na ng pinayat mo. And your eye bags. Dude, dinaig mo pa ang babae sa laki ng eye bags mo. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya, saka tumikim. Gone on na ba ako, Kaalota?
Iniwasan ko siya ng tingin. This is my responsibility, and I'm not doing this just to forget and avoid her. Matagal ko na ito ginagawa ko. Ngumisi siya ng matabang. Dati nga, kung umuwi ka, wala pang alas 5:30, atat ka nang umuwi. Ngayon naman, kulang na lang, ikaw na ang magtrabaho sa production dahil 24 hours ka nang nagtratrabaho. Sabihin mo nga sa akin na, hindi mo iniiwasan ang asawa mo, panunuya niya. Bigla akong natigilan sa sinabi niya. He's right. Dati-rati naman kasi, kulang na lang ay ako na mismo, ang magputunog ng chime para lang makauwi na sa bahay. Para makita ko na ang asawa ko. Pero ngayon, tuwang-tuwa pa ako kapag maraming kailangang tapusin na office work dito sa loob. Alam din ni Will ang kwento naming mag-asawa. We have been classmates since high school, at alam niyang college. Kung gaano ako naghabol kay Tina. And because that he's one of my friends, that I trust, inalok ko siyang matrabaho rito as Miss Supervisor, kaya nasusundan pa niya, ang kwento naming mag-asawa. Hindi rin kaila sa kanya ang problema naming dalawa ni Tina. At siya ang una kong sinabihan na balak ko nang makipag-anal run. Tumikim ulit ako at nagpatuloy na lang sa pagbabasa. I just have to finish this all. Oh, come on, dude. Hindi naman porke na maghihiwalay kayo ng asawa mo, kailangan mo ring patayin ang sarili mo sa pagtratrabaho. You're just 24, Dan. Tumayo na siya. Bukas, sumama ka sa amin ni Ross. We have to unwind sometimes. Tatanggi sana ako kaso, inunahan niya ko. Huwag kang tatanggi, Dan. Oh, gusto mo, buhatin kita dyan para makasama ka sa amin, banta niya. Natawa na lang ako, sabay taas ng kamay. Okay. Alam kong wala akong laban sa'yo. The next day, we went to Deep Core, isang bar malapit sa Makati. Noong college ay dito. Kami tumatambay nila Will. Maraming sikat na tao ang pumupunta rito. Madalas ay maingay ang music ang pinapatugtog dito. Pero ngayon ata nalugmok ako ngayon ay biglang nang asar ito. Sa pag-inom ko sa table ko rum ay naaga, ang atensyon ko sa isang lalaki na nagsasalita. Hindi ko maaninag ang mukha niyon dahil sa layo ng stage mula sa kinauupuan ko, pero sigurado akong narinig ko mula sa DJ ng bar na galing siya sa isang mayamang pamilya at miyembro ng isang banda. Ipinagmamayabang ng lalaki sa stage, ang tungkol sa fiancé niya na balak niyang pakasalan sa December. Kaya lang ay hindi nito makuha, ang approval ng babae dahil daw masyado pa silang bata. But I'm 21 now and she's 19, so what's wrong? Sabi ko nga sa kanya, may naipon na ako at kaya ko nang makapagtayo ng pamilya. Ano bang kinakatakot niya? Hindi naman ako masyadong maano sa kama kaya dapat, hindi siya matakot. Naghalaka ka na lang bigla ang mga manunood habang nakatuon, ang kanilang mga tingin sa isang direksyon. Nakigaya rin ako ng tingin. Kahit na nakatalikod, ang babae, alam kong tinatakpan nito, ang kanyang mukha sa sobrang hiya. Tumingin ulit ako sa lalaking nakangisi. Sa malayo man ay kita ko ang singkit niyang mga mata na sumasabay sa ngisi niya. Lagot na, patay ako sa fiancé ko nito mamaya. Humalaklak siya. But I want you to know, Zia, that I'm so thankful because finally, you accepted my proposal. You just don't know how thankful I am. This song is dedicated for you. At baka ito na rin ang maging hudyat para magbago ang isip mo. Nakita kong commandat pa ito. Tumawa ulit ang mga nanonood bago nagpatunog, ang kantang nagpairita sa akin. Rude ang title nyo na kinanta na ng lalaki. The title itself explains how his soon-to-be father-in-law is so rude. Because the father didn't want to marry his daughter on him. Ngumisi ako ng mapait habang pinaglalaroan, ang baso kong may yelo. I remembered my college days how I am so eager to hear Tina yes. At nakaka-relate pa yung lintik na kantang yun dahil hindi man si Alphan, ang tinutukoy na rude kundi si Tina. Yes, Tina, why you have to be so rude? We're just married anyway, so you shouldn't act so cold. I am so into you, couldn't you see that? Holy shit, siya na naman ang iniisip ko. Damn it, I'm here to enjoy and not to pity myself. Napapikit ako ng mariin, sabay pinilig, ang ulo para makalimutan ko ang mga bagay na gumugulo sa utak ko. Salamat naman at pumayag ka ng sumama sa bar hopping namin.
Napalingon ako sa nagsalita, isang lalaki na pamilyar sa akin. Kulot ang buhok nito at malaki ang pangangatawan. Naglalaro sa mga mata nito ang isang malademonyong tingin. Sa aura pa lang ng lokong ito, puro kasamaan ang mararamdaman mo. Damn it, Eros. Humalaklak ako at napatayo. Niyakap ko pabalik ang yakap niya. He's one of my closest friends. Nasa likod niya si Will na nakapulupot, ang bisig sa babaeng humahalik-halik sa leeg niya. Kumalas ng yakap si Eros. How's your life, pare? He asked. He bumped a fist on me. Nagkibit-balikat lang ako at ngumisi. I'm okay as okay, Eros. Minasdan niya ako ng maigi na parabang tinitimbang niya ang sinabi ko. Ah, Anya, nga pala, nasabi na pala sa kin ni Will ang nangyari sa'yo ng asawa mo. Napawi ang ngisi ko at natulala ng saglit. What the? Sinabi ni Will sa kanya iyon. Banilinan ko nga siyang wala siyang pagsasabihan na kahit sino. Agad akong dumungaw kay Will na abala sa pagme-makeout sa babae niya. Sinugod ko ang gago, you, dude. Pero imbes na pansinin niya ako ay tumakbo lang siya kasama ng babae niya at hindi pinuputol ang halikan nila. Putang Will na yun. Ni hindi ko pa nga nasasabi kina Dane ang problema ko. Umupo na lang ako na tulale pa rin. Nginisyon lang ako ni Eros, saka nagkibit-balikat. Hindi na nga yata magbabago si Will sa kadaldalan niya, naiiling na sabi nito. Nagmura ulit ako. Papano ko ba naging kaibigan ang gagong yun, medyo irito kong ani. Order si Eros ng isang shot ng alak. Naghintay siya ng saglit, saka lumagok. Binigay rin ng bartender ang Jack Daniels na in order niya, talaga at siya na ang nagsalin. Tahimik lang ako habang nakatitig pa rin sa baso ko. So, how is it? Ngumunot ang noo kong bamaling kay Eros na nagsasali ng isa pang JD. Did you start filing the petition? Napabuga ako ng hangin, umiling. Hindi pa. I'm just taking my time. Marami pa akong ginagawa sa opisina. Tumango siya. Then you should start teaching yourself on how to detach yourself from your wife, seryosong Anya. Nagangat ako ng kilay. Why do I need to do that? Ngumisi siya. Isang ngisi na malademonyo. Oh, come on, Dan. All your life, you've been chasing the woman of your dreams. Do you think it's easy to file an annulment just like that? Inikot-ikot niya ang baso niyang may yelo. Ginawa mong mundo mo si Tina. Buong buhay mo, namulat ka na lang na kailangan kay Tina ka lang at hindi para sa iba. Ngayon na napagdesyunan mo nang ipawalang bisa ang kasal mo, akala mo, ganon lang kadaling bitawan, ang mga bagay na nakasanayan mo na. Na ganon ka lang kabilis makalimot sa mga bagay na naging parte na ng sistema mo. Hindi yun ganon kadali, Dan. You're just making your own hell. Nilagok na. Niya ang natitirang ikaw ang nagmahal at nagbigay kaya sa huli ikaw rin ang kawawa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung hanggang saan. Ang kinuwento ni Will kay Eros. San kaya nito hinugot ang lahat ng sinabi niya? Cause he's right. I am the casualty here. I just decided to file the goddamn annulment because I want to stop the pain that is still progressing. Pero kahit nga yata na maghiwalay na kami ni Tina, masasaktan pa rin ako. Dahil wala na si Tina. Masaya na siya at malaya. Habang ako, nag-iisa at walang kasiguraduhan, kung paano ako magiging masaya na wala na sa piling ko, ang taong pinakamamahal ko. The painful thing about loving someone is that you only give and not asking for so much. You choose to be like that. To be the masochist, to be in despair, to be in the uncertain and to be in between. Sa lahat ng sinabi niya, isang bagay, ang tumatak sa isip ko ng mga oras na iyon. Teaching yourself on how to detach with my wife. Have a new life, Dan. Lumingon ulit ako sa kay Eros na may tinitingnan sa likuran ko. Try to build your world again from its shattered pieces. Be a new Dan without your Tina. Mas lalo pa siyang dumungaw. Hi, boys. Humarap na ako sa babaeng nagsalita sa mapang-akit na boses. Isang babaeng kulot na nakasuot ng red shiny fitted dress na above knee. Maganda ang mga mata niya na namumungay. Mapula ang kanyang labi dahil sa lipstick na gamit niya. Napanganga ako habang minamasdan ang kabuuan ng pamilyar na babae na nasa harapan ko. Si Jeez ba ito? Hi, Jeez. Long time no see,
ani Eros na nagpabalik sakin sa ulirat. Kailan pa siya naging ganito ka-sexy? Kitang-kita ko ang hubog ng kanyang katawan dahil na rin sa damit niya. Lumuluan na nga ang cleavage niya, eh. And her legs, shit, it's so smexy. She's damn hot. Nagawi lang ako rito kasi sinabi sa akin ni Will na nandito ka. And, tumingin siya sa akin na parabang, kinikilatis ako mula ulo hanggang paa. I didn't expect that Dan is here. Ngumisi siya ng malambing. This is the start, Dan, dinig kong bulong ni Eros sa likuran ko. Expand your world, don't settle with someone who doesn't appreciate your worth. Tumitig ako kay Jeez ng matagal. Inalala ko bigla ang sinabi ni Eros sa akin kanina. Ngumisi ako, saka tumayo. He's damn right. I should teach myself how to detach from my wife. I should teach myself how to unlove you, Thina. Nilagok ko ang JD na iniinom ko, habang tinatan mula sa kinauupuan ko, ang mga tao na naghe-headbang at nakikisabay sa kanta ng isang kilalang banda. I like the song that they chose. Hindi ganun kabigat at hindi ganon kadrama. Napapikit tuloy ako ng magaan habang pinapakinggan ng mabuti ang kanta. Nagpakawala ako ng isang mabigat na hininga. Ngayon ko lang napagtanto na dapat, mas ninamnam ko ng maigi ang kabataan ko. All my life, Thino was, pero ngayon, nakakaramdam na ako ng panghihinayang. I never thought that I wasted my life being a single, that I didn't enjoy being one. Lalo pat ang taong buhay na minahal ko, walang ginawa kundi ang saktan ako. Kung sinabi ko kaya sa kanya, ang totoo, mamahalin na kaya niya ako. Magiging maayos na kaya ang relasyon namin bilang mag-asawa. Pinilig ko na lang ang ulo ko at umiiling ng marin. Mukhang napaparami na ang iniinom kong JD, ah. Dude, why are you alone? Napatingin akong bigla sa nagsalita. It's Will. Umupo siya sa katabi kong stool na hindi pa nauukupahan. Nilapag ko sa semetadong lamesa ang baso kong wala ng laman. Jeez is not here, kibot balikat kong tugon. Nakita ko agad ang dumaan ng kakaibang ngiti sa labi niya hanggang sa ngumisi siya. Wow! Ayos ang kamandag ni Jeez, ha? Nagawa na ba niyang palitan si Thina dyan sa hamaling pero durog mong puso kay Thina? Sinapak ko agad ang braso niya habang siya ay humahalaklak. Shut up, dude. Natigil lang ang tawanan naming nang maaninag ko, ang pamilyar na babaeng nasa gilid ko. Unang-una ko talagang napapansin sa kanya ang maalon niyang buhok. It's so refreshing, me center and my air. Hindi ako noon naging pal-asama masyado sa mga kabarkada ko na sina Will, Ross, at Eros. Kontento na ako noon na sa school lang kami nagkikita. Madalas ko silang tinatanggihan, dahil ang gusto ko ay maging maganda ang imahe ko kay Thina. Lalo na't alam ko kung gaano kasama ang tingin niya sa mga ito.